balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Joel Laksamana, kasama po si Kong Jonathan De La Cruz. Wala po ngayon ang ating kagiliw-giliw na si Atty. Trixie Cruz Angeles. At saka si paring Conrad Banal, medyo masama lang ang pakiramdam nila. Pero banda, alalayan niyo po kami. Pero right now, kumuha tayo ng ilang balita tungkol sa itong nakaraang bagyo at yung kasalukuyang bagyo mula kay Ginoong Edgar De La Cruz. Ng hydrologist po siya ng PAGASA. Edgar, kumusta? Good morning. Good morning po, sir. Morning, Edgar, kumusta? Anong sitwasyon natin dito sa ating mga, lalong-lalo na sa mga dams natin? Medyo maganda naman po yung ating mga dams natin, especially itong Angat. Kanina pong alas 6 ng umaga, nasa 195.80 meters. Umakyat po yung kanyang elevation. Ng 0.75 meters. Mm-hmm. Apo, yung Ipo Dam... Hindi pa naman kailangan na magpakawala yan, Edgar, no? Ay, hindi po. Kasi ang normal high po ngayon ng Angat is 210. Ayun. So, short pa tayo ng 14.2 meters. Para hindi kakakaba yung mga ating mga nasa baba, yung mga hagono, yung mga... O sabihin, pakawala to, mapawala tayo. Pero po itong nasa downstream ng Angat, ito pong... Ipo. Kanina pong alas 6 ng umaga, nasa 101.09 meters. Nakabukas po yung isang gate nila, pero minimal lang naman po. At saka yan naman, Edgar, ang ginagawa natin pag bubuksan, nagpapahiwatig naman tayo, may mga ano yan, di ba? Siren at lahat. Opo. Bago naman po nila binubuksan yan, winawarningan po yung mga taong, especially yung mga nakatira sa gilid na mga ilog. Ilog, Opo, para wala silang munang activities dyan sa gilid ng sa mga ilog. Kasi medyo bumibilis po yung agot ng tubig natin dyan. So sa Ipo pala yan, ha? Ipo. Opo, sa Ipo. So nakabukas po yung Ipo ng isang gate. Pero maliit lang po. Mga 6 inches lang po ito. 0.15 meters lang po yung kanyang opening. Then ang lamesa po, kahapon medyo mataas yan, nasa 79.53. Ngayon po medyo bumaba ng 79.39 meters. So bumaba siya ng negative 0.14 meters. Then ang Ambuklaw, kanina pong alas 6, nasa 751.87. Umakyat po yung kanyang elevation ng 0.34 meters. Kukumpara natin yung elevation niya kahapon na nasa 751.53. Mm-hmm. So, at sa nga pala po, ang Buklaw, meron po siyang isang gate na nakabukas. Ah, meron. Na may kalahating metro po ang taas nung pagkabukas. Yung tubig ng Buklaw, anong river dinadaanan niyan? Ito po kasi yung kasi ano po yan hindi ko lang po kabisado yung river ano nila pero mamaya ano po yan nasa upstream po yan ng Benguet. Ngayon po pag nag-open po yung ngayon po nakabukas yung tubig po na pinawawala nila sa kanilang gate sasaluin po yan ng binga. Binga. Opo. Mm-hmm. At ang binga po kaninang umaga nasa 574.10 at kahapon 574.10 din. Okay. At nakabukas din po yung isang gate nila ng kalahating metro. Mm-hmm. Okay. Ngayon po yung tubig naman po na lumalabas sa binga, sasaluin naman po yan ng San Roque. San Roque. Sa Pangasinan na yan. Pumuntan sa Pangasinan. Agno River. Agno River. Opo. Ngayon, kanina po alas 6 ng umaga, nasa 258.83 meters po yung San Roque. So, yung San Roque, naka-close po yan. Wala pong... Pinapakawalan. Wala po siyang inilalabas sa kanyang gate. So, sinasalo niya lahat ng pumapasok na tubig galing ng binga. Mm-hmm. So, ang...
Ang difference pa dun sa kanyang normal high, 21.17 meters pa po. Ah, pwede pa. Pwede. Medyo, pwede pa po. Ang carrying capacity niyan, malawak-lawak pa. Opo, malaki po ang, niyan. Ang elevation niya, 258.83. Ang normal high niya po is 280. So, malayo po. Malayo pa. Ayun, maganda naman kung ano. At least, hindi kakakaba-kaba yung ating kababayan dyan sa Agno River downstream. Tama po. Edgar, itatanong ko lang kasi ang Baguio City, laging problemado sa tubig, lalo na pag summer months. Kamusta yung mga dams na pinagkukunan nila ng tubig? Hindi ko po, ito po kasi, hindi ko po kabisado yung pinagkukunan ng tubig na pero Baguio. Nagtaasan din daw elevations Opo, no, pero malamang sa hindi, meron yan. Meron. Opo, maaaring meron silang reservoir dyan. May kaming dyan, pero hindi po kasi namin minomonitor yung reservoir. Meron silang reservoir. Opo. Pero sa ngayon po, ang minomonitor po natin, itong Bingham, Buklaw, papuntang San Roque. Okay. At ang pantabangan nga po pala, nasa 187.90 meters, umakyat po rin yung elevation niya. Nasa 0.47 meters. Malayo pa po doon sa normal line yan. May kulang pa tayo dyan ng 28.10 meters. Malayo pa. Malayo. Malayo pa po. Then ang Magat, ito po yung nasa Isabela. Isabela. Opo. Kanina pong sa east na. So 175.61 meters. At bahagya po umakyat ng 0.26 meters. Ang normal high niya po is 190. Malayo rin. Malayo po. 14.39 meters pa ang difference. Ayun. Yung po yun. At ang Kaliraya, ito po yung nasa may Laguna. Oo, so Laguna. 287.55. Bahagya bumaba ng 0.20 meters. Ayun. Opo. Yan po yung... Medyo... Ano pa? Stable-stable ng konti. Safe po ang mga dams natin pag sa ngayon. Safe po para mag-open o magpawala. Yung especially itong mga malalaking dams natin. Itong four major dams. Yung Angat, San Roque, Pantabangan, tsaka Magat po. Napaka-importante nung ganun, hindi ba Edgar? Kasi pag nag-open ka ng gate, bilis talaga yung tubig. Oo. Naku, ang lakas ng pressure niyan. Kaya nga yung binabanggit ni Edgar, mga 6 inches, 1 meter. Kasi pag binuksan mo yung gate talaga niya nakalahati, talaga rumaragasa yan. Rumaragasa yan. Mabilis ang dating. Pero yung ginagawa naman po ng mga ng dam management, kahit na maliit po yung kanilang pinawawala, nagwa-warning po. Nagwa-warning sila, yes. Yes. Para maiwasan yung activities muna sa mga ilog. Oo. Eh, bumibilis po yung current natin dyan. Okay. Maraming salamat, Edgar, sa iyong report. Salamat po. Later on, kami makikia-update sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan po si Edgar de la Cruz. Hydrologist. Ng pag-asa. Ayan ha. Maganda ang ating pagmamanage. Kaya yung mga iba na nagpakawala kasi na, hindi po. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun kadali yun. Talagang, kaya nga may mga hydrologists na ganyan. Binabantayan talaga nila. Tsaka ang ano naman, pag hindi kayo nagpakawala, grabe, yung pressure sa dam na yan, delikado tayo. Mas mahirap from yun. From engineering standpoint. Kung biglang, bumigayan. Mas lalong problema yun. Oo. At pag bumigayan, hindi po yan na ano ba tawag doon, yung epoxy. Hindi kaya sa ganun. Hindi kakayanin po yan. Kaya ho, iniingatan talaga po yan. Relieve ang pressure. Kaya kung minsan, huwag naman natin sila masyadong... ito kasi, hindi ho. Ang isa sa mga kailangan na gawin, parang Joel, ayun palagi natin sinasabi, dyan sa mga dinadaanan ng mga ilog o kung saan ng mga waterways at lahat, dredging. Ayun. Gawin po yung mga ilog na yan, tanggalin yung mga siltation at lahat. Yun pong importante dyan. Kaya nang ginagawa na, yan, palaging binabanggit ni Paring Conrad, yung Tulian River. Assigned po ang San Miguel dyan noon, nakipag-MOA, Memorandum of Agreement sa Department of Environment Natural Resources, nung panahon ni Pangulong Duterte at saka ni Secretary Simatu, para yung mga river systems natin, alam mo ba rin, Joel, dito sa Metro Manila area, Rizal, etc. at lahat,
and its environs, there are about 38 rivers. Hindi natin alam yun. Ma, oh. May mga malalaki, may mga maliliit. Eh kung hindi mo drainage yan, hindi talagang kutsatsahan po. At bakit ho naging heavily silted yan through the years talaga, dekada, well, yung mga deforestation, bumaba na dyan, plus yung urbanization na nagtatapon matindi, dyan. Matindi. So tayo rin mga taong, ang may kasalanan yan eh. Mabangitin ko sana, remember there was this foreign company magde-dredging, tinigil ni President Noynoy. Di ba away nga yun? Kasi mayroon na akong programa yan. Nag-umpisa po yan dyan sa may dito, sa may San Juan Marikina River. Sila na yung nag-aayos dati dyan. Ngayon, nag-offer sila with a loan and a grant from the Belgian government para sana yung salawa naman ng Laguna, ayusin nila. Kasi silted po ang Laguna. Yung carrying capacity po ng lawa ay bumaba ng bumaba. Ang sinasabi nga at its deepest ng Laguna, dati-dati yan, umaabot po yan ng mga 25-30 meters. Ngayon at its deepest, 12 lang yata eh. 12 meters lang eh. Ay, ano nga abutin natin yan? Tapos ang dami pa dyan na nakasalansan na kung ano-anong mga fish pen, kung hindi man fish pen, ay mga subdivision na nga, parang, di ba, at one point in time, ewan ko kung nung panahon pa yata ni Pangulong Erap, sinabi na niya, tanggalin natin dyan yung, meron dyan area dyan sa may malapit sa Taytay, nasa tubig na yung nasa mga tubig bahay. Yun ang problema dyan eh. And again, palagi natin binabanat national government, ang malaking nagproblema ho tayo dyan ay yung local. Kasi hindi nila pinagbabawalan. Bawal! Bawal hong magpatayo ng sa tubig. Hindi pwede yun. May mga restaurant na nga. Yun na nga eh. Yung mga ganong klase, tignan ho natin. Mm-hmm. Basically, ang nangyari, Joel, at alam naman natin lahat ito, enforcement, napakahina. Napakahina na enforcement. Notwithstanding, ilang managements na regimes na dyan sa LLDA, Laguna Lake Development Authority. At saka, ang hirap. At saka yan, mayroon silang diskarte dyan, yung mga developer. Ang ginagawa nila, kunyari, mga basura, kunting tonbak, etc. Pagdating ng ilang taon, lupa na. Kunyari, nag-ano na sila ng basura. Hindi, basura ho ito kasi kailangan ayusin, etc. Pananambak, etc. Yun. Pagkatapos, ang tawag nila doon, accretion. Yung lupa nagiging, pero yung tubig naging lupa. Pero technically, ang LGU, alam mo, pag tayo sa dito sa mga lungsod, ito yung inspector. Walang ganun, walang inspector na nakakapansin nun na, sir. Meron. Kaya lang, siyempre pagkapansin, hindi mo na alam kung anong papansin yung pagkatapos. Teka muna, sir. Meron tayong report pala. Patrol 5. Yes. Kay Aya Yupanko. Murder. Isang senior citizen inaresto ng MPD, Manila Police Department, dahil sa kasong murder. Aya, ano ba ang balita dyan? Pare Aya. Inaresto ng Manila Police District o MPD ang isang senior citizen na matagal nang pinaghahanap dahil sa kasong kriminal sa mababang hukuman, ang 73 years old na si Porfirio Mandalupe, na kilala sa kanilang lugar na Porfirio Mandalupe Jr., ay inaresto sa harap ng bahay sa 1327 Garcia Street, Tondo, Manila, kagabi, alas 11:30. Ang pagdakip sa senior citizen ay pinangunahan ng mga operatiba ng Warrant Section ng MPD Station 9 sa pamumuno ni Police Captain Jose Rick Morelos. Isinagawa ang pag-aresto kay Mandalupe sa bisa ng Warrant of Arrest na inisyo ni Judge Johnson Rodriguez ng Manila Regional Trial Court Branch 6 dahil sa kasong murder laban sa akusado. Walang inirekomendang piyansa ang hukom
para sa pansamantalang paglayan ng nasabing senior citizen habang dinididig ng husgado ang kanyang kaso. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para sa Impilamento ng Lakas ni WIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIC Patrol Report. Maraming salamat, paring Aya, sa iyong balita. By the way, magigreetin lang akong happy birthday na... Yes, ano, marami tayo. Oh, edi, okay. Una, mauna ko isa. Si Terdy Boy, Terdy Incoco, taga-Pasay ito. Ano to, pamangking ko to bro eh. Na, yes, happy birthday. Pag-uusapan ng NBA, eh, laging si paring Terdy. Pansit, ay hindi pansit. sa totoo lang, dati chef to. Tumitira to ng mga seafood pasta. Ngayon eh, lagi nag-aalaga ng mga anak, laging house husband, pero nagmagaling pa rin magluto. Pag ganyan ang usapan, Chef Ferdy, ay hindi yan pinag-uusapan, ay pinapatunayan yan. Isa pang birthday ang akin namang bayaw na si Bob Ochoa. Bob, happy birthday. Happy birthday. Ano man si Bob, ang kailangan dito, single malt. Single malt. Oh, Bob. Happy birthday, Bob. Happy birthday sa inyong dalawa. Oo, si Ferdy at saka si Bob. At siyempre, happy birthday sa ating kaibigan, si Congressman Ronny Cusalan ng Benguet. Benguet? Makailang beses na siguro, mga 6 terms na ito na congressman, nagpa-retire na. Sabi pag sinabi mo sa Benguet, saan sa Benguet siya na? Sa ano? Yan, mga La Trinidad. Okay. Sa ano? Bowl natin. Oh. Talagang political family. 6 terms na. Matagal na ito. Panahon pa ng tatay niya. Congressman din yung Congressman Andy Cusalan. Matagal na panahon pa ng first Marcos administration. And of course, si Congressman Ron. Bata pa ito eh. Kaya sinasabi ko sa kanya, huwag ka mag-retire. Ikaw naman, nagre-retire ka agad. Eh pero, napakabait na tao. Ni Congressman Cusalan. Naimbag kabigat. And happy birthday, partner, Congressman Ronny Cusalan ng Benguet. And of course, si Attorney Chris Garcia. Ito, magagaling ng mga abogado to. And then, si Kokoy, yung ating kaibigan na kasama doon sa Team BBM 2022 noong kampanya. Kokoy, happy birthday sa inyo. Naku. Okay, ayos ka na ba? Sir, meron mo din pala ako dito na... Kasi, huwag mong kalimutan yan, baka magkamali ka. Ito, kilala mo mga aking mga kasamahan sa Manila Standard. Yes. Ang managing editor na si Joyce Panyares. Panyares, oy Joyce. Naku, yan pansit talagang kailangan dyan. Saka yung ating tech at sports editor sa Manila Standard, si Riera. J.R. Malyari Echevarria, sports editor doon, sir. Bata na itong mga ito. Yung mga sports editor na kakilala ko. Iba na eh. Mga Dick Marcello. Hindi. This is the next generation. Third generation na ito. Yung mga sinasabi. Alvin Dosa? Sana sinasabi pa sila Clyde Mariano. Although si Clyde nagko-cover pa. Nakikita ko sa Rizal Memorial. Pero ito si Reira. Actually, maganda ang history ni Reira. Banda yan, tumutugtog. Tapos nag-reporter? Naging sports editor. Sports editor talaga. Galing rin niya sa New Zealand yata. Nag-cover sila nun. Kasama. Nakita ko nga si Dickie Bachman eh. yung ating Philippine Sports Commission Chairman eh. Itong si managing editor naman namin, si Joyce Panyares, meron tong section... pagkain eh, cooking eh. Basta lintik naman ang buhay naman ni Ma'am Joyce. May medication yan na dahil kada araw yata may restaurant. Restaurant, may hotel na binibisita. Na binibisita. So, yun lang. Dating Malacanang reporter. Yes. Tapos naging desk. Kasama-sama to ni protege to ni Jojo. Robles. Yes, parin Jojo. At saka finally, yung HR si Ate SP, si Epi Ramos ng Manila Standard. Ang ibig mo ba sabihin? Maraming kainan sa Manila Standard ngayong araw. Ang ibig mo ba sabihin ay ang ating publisher?
Paring si Rolly Estabillo. Boss, Rolly Estabillo, yung magpapakain. Dumaan tayo dyan sa Manila Standard kung magpapakain yun. Okay, masaya no, masaya sa opisina ngayon. Medyo masaya sa Manila Standard sa ngayon. Matagal-tagal na rin na Manila Standard. Survived the challenges of the times. Ang boss dyan ay si Kamahalan. Si ano, Speaker Martin Romualdez. Ayan. Pero yun, Manila Standard, mabuti na, nagkakaroon tayo ng mga ganyan, ng mga traditional media outlets, importante. Hindi, wala, tulad ng mga ibang pahayagan, mga mainstream media, di ba? Nag-crossover na rin sa online. Digital. So, yung mga reporter dyan ngayon, kailangan pag nag-cover, may telepono na yan. Magaling, nakakakuha na. I-post ka agad. Nakakapost. Ginawa ko yan nung isang araw nung nandito. Kasi si Joel Wood, editor ito eh. Pag nag-cover ako, dala na akong camera, ini-interview ko na si Piolo Pascual, si Harty Magdilista. Tapos si Larry Gadon, ini-interview ko. Dati wala tayong ganyan. Within 30 minutes, nandun na. Tsaka may ikli lang yung story. Hindi yung mga mahahaba. Ayaw na magbasa ng tao. Kung pwede nga, sabi ko nga, TikTok, pag-aralan ko. Sige, pero pag-aaralan ko pa. Ilan minutes mo yung TikTok? Wala yata. Wala, 10 seconds lang. Seconds lang yun? Ito, si parang, Winner, nag-TikTok yan. The technical director natin? Oo, nag-TikTok. Oy, alam mo, parin Joel, at nang napag-usapan, we're talking about connectivity, digitalization. Kasi na naman ang ating nilelecturean tayo ng European Union. Tungkol sa digitalization. Ginagawa po namin yan, hindi lang namin pinagmamalaki. Kasi, yung mga traditional na mga service providers po namin ay talagang hindi pwede ipagmalaki sila at this point in time. Kasi ang dami nilang pagkukulang. Kaya nga, yung mga bagong, kawawa nga yung mga bagong NTC, National Telecoms Commission na mga officers. Kasi hinihingan sila ngayon ng performance, parin Joel. Kasi kung natatanda mo, nung umpisa ng ating digital journey, ay binigyan sila ng hindi in-auction yung mga bandwidth at lahat, hindi yan. Sa ibang bansa, in-auction yan. Yung mga at binabayaran ng mahal yan. Yun parang naipamigay sa kanila. Napamigay? In a sense, napamigay. Alam mo kung bakit? Hindi, wala masyadong bayad . Kasi ang pinangako ng dalawang malalaking kumpanya na ito, kasi dati PLDT lang . Nagkaroon nga ng Globe, ay magro-roll out sila both line at saka itong ganito, magro-roll out sila na matindi over a period of 10 years. That was about 30 or 40 years ago. Kaya hinihingan ngayon, nasaan yung roll out? Hindi nangyari. Yung kanilang sinasabing commitment, wala. Nakita mo, mayroon bang kagalingan ang ating internet at lahat, pati yung mga telephone? Hindi, yung mga towers, mga wala. Ganun. Wala. Hindi nangyari yun. Hindi. No. So in a way, parang nagkaroon ng free lunch. Yes, nagkaroon sila ng super free lunch. Super free lunch. Ang laki ng... Kasi tama ka, yung bandwidth, binibili yan sa ibang bansa. Ay, ino-auction. Ino-auction yan. At lahat, hindi yan basta-basta binibili. Kasi nga, sa pagpasok ng pangatlong player o pang-apat, sila? Inano nga sila, ang laki ng kanilang naglagay sila ng band. Na billion. Walang ganyan yun. Walang ganyan yun nung una. So, wala. Hindi, it's much too late na i-level yung playing field. At this point in time? Paano mo ba i-level yung playing field at this point in time? Ang unahan mo... Kapit-kapit na nila. Awag-bitawan mo pa yan. Hawak-hawak na nila ngayon yan. The leveling up of the playing field will now be on the basis of advanced technology, parang Joel. Kaya nga, sinasabi ko kanina, yung Converge, na Dennis Oy Pampanga Converge, ay inunuhan sila. They are working with the satellite companies. Doon na sila papasok doon. And then they are laying out the fiber optics. Right. Hindi na yung mga linyang mga... Wala na. Na criss-cross na sa taas. Ito naman dito, with China Telecoms, I think they are also working out very, very silently. Na talagang hindi nila pinagmamalaki dyan sa mga yan. Yung dalawa, palagi nag
press release, parang si Chaleco yun eh. Nag-press release palagi. Pag ito, gagawin namin, ito, ayusin namin, gawin nyo na lang. Right, huwag, right. Huwag na kayo mag-press release. Kasi, mahihirapan pa tayo, basahin yung mga sinasabi ninyo eh. Yeah. Oo. So, yan. Walang problema kasi na nangyayari dyan eh. Nananagot sa sa stakeholders o sa ano sa kanilang mga shareholders shareholders ang mga ganitong klaseng malaking kumpanya. Pero may balita ako pa rin, Joel. Oh. Yung isang malaking kumpanya na yan. Mm-hmm. Hindi lang pala yung pinag-uusapan na over nila na so-called overpayments. Hindi lang pala yun ang nailabas nila. Mm-hmm. Yung 48 billion na sinasabi. Oo. Na question, hindi lang yung pala mga, yun. Mas malaki. Yung mga sila sa gastos. Nagkuha sila ng mga equipment, etc. na gastos. Mm-hmm. Hindi lang pala ganun kalaki. Mas malaki. Ang sabi yung ay, mas malaki kaysa dun sa na-publish. 48 na, billion. Di ba yung kino-question? Na ano yung equipment na binagmabayan na nag-advance payment kayo? Wala. Mas malaki pa doon pala. Kaya mayroon ko... Dahil dyan sa nangyari yun, yung CFO, nawala. Nangyari. Yung hindi, nangyari. A lot of senior officers. Five senior officers. And we are talking about PLDTO. Mm-hmm, mm-hmm. Para maging transparent tayo. Di ba nagkaroon nga ng issue? Because ang shares ng PLDT, listed din niya sa New York. Sa New York. Oo. Oh. Kaya, so, hindi lang sila dito na mananagot. I understand. Doon. Hindi lang nilalabas. I understand that there is a pending class suit in New York. Ah, okay. Dahil dyan sa nangyari dyan. So, I think si MVP, Boss Money, is very, very busy right now trying to cover everything, working things out. Tama. Mm-hmm. Medyo mabigat na si issue yan, ha? Yung advance payment. Oo. Saan natin dadalhin yan? Yung pala, hindi nag-uusap yung mga... Well, there you go. Gayong pinag-usapan natin ang football. Parang ganyan na nangyari dyan. Yung center fielder sabi, ito ang ating gagawin, laro. Somehow, gumawa pala ng larong iba. But here's the thing, akin bro, yung ganyang kalalaking halaga, at saka yung mga binanggit nating top officials, yung CFO, bro, I'm sorry, nag-corporate ako eh. Hindi naman nagalaw yung mga yan, bro, na hindi. Nang hindi alam. No way, man. No way. I mean, for example, even MVP that did not get to where he is, bro, without looking at looking at books at old school legends or whatever. Yes, I mean, know what I'm saying? I mean, ibig sabihin, yung mga right-wing mo at ano, hindi gagalaw yan, bro, na walang napag-usapan sa bench. Again, I'm sorry. That's the way I see it, bro. Hindi, totoo yan, parang Joel. Alam mo bakit? Ano yan? Napakahigpit ng mga yan. Kuha lang ng isang kape. Hindi ka pwedeng kumuha ng kape dyan. Dito ka dapat kumuha. May ganun yun eh. Mm-hmm. Hindi ka pwede. Ano, pupunta ka dito, kukuha ka ng sandwich? Wala. Precisely. 8 or billion na pinag-uusapan. Natatandaan ko nga, nung buhay pa, yung isang, ito naman, urban legend dito sa SGB. Kasi si yung ating mahal na dating Trade and Industry Secretary Bobby Ongpin. Napakahigpit na tao. Ayan, gaya niyan. At saka ano yan, talagang bubulyawan ka noon, bibirahin ka noon at lahat. Meron siyang isang executive. Siya ang chairman at saka managing dyan sa SGB. May isang executive. Transparent. Parang ganito, yung ating nakikita yung nagtatrabaho siyang ganito. Yung isang executive niya, paikot-ikot, ganun-ganun. No. Tapos finally, siguro nainis na si RBO, si Secretary Ongpin. Tinabang niya. Ano ba? Parang ganun, in plain language. Ano ba? Ba't ka ikot na ikot man ka nagtatrabaho? Gusto ko sana makausap kayo. Alam mo, kung gusto kitang kausapin, tinawag na kita. Huwag kang ikot na ikot dito. Busy. Parang si Chalex. Okay. 9:32 na po ng umaga. Magbabalik po ang karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIC. Magandang umaga po.
Nagbabalik po ang Karambola sa DWIZ. Ito po si Joel Aksamana. Kasama po natin si Kong Jonathan de la Cruz at ang ating mga kasamang si Conrad Banal at si Attorney Trixie si Cruz Angeles. Ay, medyo masama ang mga pakiramdam. Kaya wala ngayon. Pero andito naman kami ni Kong Jonat. Good morning, Kong Jonat. Pero iba, dagdag na story rin. Bakit tayo pumunta dyan? Okay, sir. Eh, gusto lang ho namin magpasalamat dito sa ating mga kaibigan sa Waffle Time. Nakikita ba yan sa ano? Ito. Naigilid mo ng konti. Yan. Waffle Time. Napakatagal na po sila nagpapakain sa grupong Karambola. Tuwing Tuesday. Every Tuesday. At iba-iba ang flavor niyan. May hotdog, cheese, ube. May ube. At saka magandang pang-breakfast, magandang pang-merienda. Matindi po itong grupo ng Waffle walang, Time. Walang paling eh. Laging tuwing Tuesday, kami pinagdadalhan. Ito, ang nagdala nito, alam mo ba, Joel? Si parang Willie Jurado. Uy! Willie, good morning. Willie. Magandang umaga from Manila. Nandi dyan po sa San Francisco, si kinuwento sa akin ni Boss Edgar Kabangon Chu Si Willie daw bibisita daw one of these days. Every so often ano yan, kasi si Willie gusto sana natin na nandoon siya sa tarin, habang nandoon siya sa Amerika kasi matagal na rin siya doon, na sana maging information attache natin siya dyan sa San Francisco kasi napaka-importante to po ang ating pakikipag-ugnay sa Amerika at saka siyempre sa ating mga kababayan. Marami po ang ating mga kababayan dyan sa California. At napakaganda ang palagian natin sila nakakausap kasi marami sa kanila entrepreneurs. Dyan sa, lalo na dyan sa Northern California. Northern California. Yung ating isa sa mga pinakamagaling na scientist at saka entrepreneur natin, Dado Banataw, is based in that area, in Northern California. At isa siya dun sa mga naka-invento ng chips, yung requirement para sa chips, na pinag-aawayan ngayon ng mga malalaking bansa, US, China, European Union at lahat. Kasi nagkakaroon ng problema tungkol sa chips natin, na yan ang nagpapatakbo ng ating digital economy. Magmula sa telepono, magmula sa spaceship, magmula sa mga manufacturing at lahat, pati yung mga kotse-kotse, chips ang kailangan natin. Ang maraming mga semiconductor companies, akala nila wala na ang China. Nandun pala yung pinakamalalaking mga manufacturers. Pati yung mga materials for that. Meron kasi nasabi kanina. Hindi, kasi kinikwentuhan natin. Yung nangyaring lumalabas na nangyari sa PLDT, binanggit na natin yung pangalan. Nag-over-order sila sa infrastructure, yung CAPEX. Nakalimutan ko na yung financial word there. Basta nag-over-order. Nung aking punto, hindi basta-basta pwedeng gawin yan, kumbaga sa football team ng yung mga player na hindi napag-usapan na sa somewhere doon sa bench, somewhere sa strategic. Binanggit mo nga yung yung kay Bobby, yung pinaka meron tong storya rin naman. Kasi babanggitin ko na kasi yung kaibigan ko, hindi ko na lang babanggitin. Dati siya isa sa mga top executives ng JACA. So ang ating pitag-pitagang kaibigan, si JPE, si former Defense Secretary at former Senator Juan Ponce Enrile. Very hands-on sa JACA. Kahit na naandun siya, alam niya. But he has his own way of managing. He will not micromanage yun naman daw, sabi nung kaibigan ko. Pero ikaw, ready ka na biglang riring ang telepono. Landline na, hindi na biglang, Jonathan! Sir, ikaw naman, agad-agad, nung panahon naman nun once either bukas na yung computer mo, o kaya bukas yung mga ledger, silip ka na kagad. When I say ledger, yung numero lang. Siyempre. Dahil bakit tumatawag to? Tapos bilang, ano ba nangyayari? Ang panghawak niya, both property at food manufacturing, di ba? Nandun ang JACA and all that. Tsaka yung property. At that time, ginagawa nila yung sa Splendido. Yes. So, akala niya, baka yun, nag-over, ano na yata ako. Biglang,
Jonathan, yung hamon ni Mrs. Ha? Sorry, yun lang pala nasabihin. Oh. Medyo ano ha, nakapangako, nakapangako ko mamayang gabi, baka hindi ito ba. Ah, oho, nandun na. Yun lang ho ba? Oh, yun lang, yung hamon ha. Pero from, you're always no, on your toes. So pag, I cannot. Pag tumawag sa iyo, Presidente at Chairman, patay ka na right. Pag hindi mo so, naintindihan. Isipin yung andaming bronchi, ano, sinisipat lahat. Parang sinisipat ng baraha. Oh. Yung pala yung hamon lang pala itatanong. But what I'm saying is, that's my point. I mean, especially for a company like PLDT, I do not, although of course, masyadong malaki to. I-argue ng mga ibang executive, hindi naman kayang silipin ni MVP. MVP lahat yan. But you know what? Ano yung sinabi mo, 400 bin, tapos lagpas doon, I'm sorry, parang, hindi pwede. Parang ano eh, no? Hindi pwede yun. Tsaka maraming ano yan eh, warning at ano. Yes. Pero story ko kay JP, that's very believable, ano? Ilocano. Oh yes, na, tapos, definitely. Ang Jaka naman tumayo dahil sa kanya. While nandun yung kanyang mga anak na ngayon, at ano siya pero pa rin siya talaga, eh. Pero siya talaga nagdala dyan. Hindi, marami tayong story ang ganyan. Yung mga, yung mga talagang ano, yung mga talagang ang presence eh talagang overwhelming. Alam mo naman yan, whether corporate or otherwise, or government, overwhelming ang presence. Medyo mabibigla ka, pare, pag ikaw middle-level manager o kaya ikaw ay ano lang, putang na, patay ka na. This story, pag tinawagan ka ng boss na ganon. Alam mo, itong mga storying to, hindi, well, sa akin, kaya ako nagugulat kasi I have to admit, okay, you do know that I came from a corporate background. Pero yung pinanggalingan kong corporate background naman, masyadong social naman talaga yung bossing. Talagang, well, halos detached ang kanya. Mukhang ang trabaho talagang leg, ganito. Papa, ano lang, picture. Now, ang kanilang mga tingyente naman, Xavier Loynas, Tony Aquino, mga, di ba? Matitindi, yung mga Junberba, yung mga old school, yung mga ngayon, pare, I have no idea. I think these guys are, ito yung mga pinatatawag sa Senado, eh. Yung mga ganyan. Pero yung mga dati, pare, talagang meron naman mga gatekeepers na talagang umaasa sila, Subel, mga ganon. I remember. But I would never, hindi sila yung never, Joel, kamusta na yung pala hamon? Hindi sila ganon, bro. Si ano, I remember, nabanggit mo si Xavier Loynas. Oh yeah, that guy, presidente pare. Ng, pare, ano yung mga taginting din ng diilan. Antindi noon. Mayroon akong kaibigan na naging officer din naman sa BPI. So his reputation precedes him. At saka yun, ano yun, 24 hours yata nasa opisina yun eh. Yun ang hindi umuwi, tinitingnan lahat. Kung lahat ng mga ano, binabasa. Grabe yun. Grabe yung tao na yun. But that's what nilalagay ng mga may-ari ng kumpanya na ano sa kanila. There was another guy, yung alalala nila si Likaw ko si yun bro, ngayon for the first time ko naalala kasi again ha, sorry, nagkaibigan ko kaibigan ko isa sa mga tauhan niya, sumakay kami ng elevator sa Tower 1, sumakay ako, nasanay kasi ako sa medyo egalitarian kami nila Tony Aquino sa Manila Water. Kamusta na yung ganyan ito, huwag mong kakausapin ha, nandun ka sa dulo ng elevator na yung magkatitingin. Sabi ko, why? Si Kaiko Likaw. Sabi ko, ba't ganun? Yung pala ganun talaga. Although, pag sa media naman ang kausap, mabait. Pero pag yung mga sariling tao, hindi, takot na takot yung mga Now, the reason siguro pinag-uusapan nito, again, I cannot believe that 490 billion can just happen, pare. Can just disappear. And then suddenly sa books, CFO, alis ka na dyan. No way, man. Sila, yung... And you're talking about corporate... If you're already in government, hindi rin, may mga ganun din, hindi po pwedeng ganyan. Talagang, kaya makikita mo yung ano, mga tao, how they regard their leaders, well, at last. Granted, again, in the corporate world, bad decisions can be made. But you know what? There are no secrets in a corporation, bro. Definitely. Especially sa mga may-aring hands-on, Bobby Ongpin, JPE, whatever. O yung mga taipans, bro. Yung mga... Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Whether nagpagawa ka, dapat bawal magpagawa sa gilid ng ilog. At alam na niya yun. Bro. Alam na niya yun. Get it done. Lang pakialam lang. Lang pakialam. Anyway. Ang isang ganyan na maano na...
na you can say in that yung mga old no, oh, industries oh. Talaga they work through them. Yan, halimbawa Lushutan, oh. Yan ha, mga Gokongwe, si Amba. Oh. Pare si Amba. Ah, oh, yeah. Yeah, okay, si Amba. Si Amba mismo. Antindi. Ay, naku, maraming, ay, maraming kwento rin ay, sa akin si Boss Edgar. Din. Grabe, grabe. Ay, kasi eh, they si started with it eh. Sila yung unang nag-ano eh. Talaga nag-build ng kanilang mga kumpanya at lahat. Si Amba, eh, kilala ko si Amba noon pa eh. Mm-hmm. Tagal kaya ibang klase yon. Oh. At saka talagang masusi yun. Tinitignan niya lahat yung mm-hmm. mga eh, accountant yun. Oh. Hindi ka pwede makalusot doon. Alam niya yan. That's another thing. Itong mga old school na mga talagang may-ari ng kumpanya. Mm. Or even na nag-build up. And I would think MVP should be like that also. Hindi po eh, kahit nagaling ka sa Harvard o Wharton o whatever, hindi mo mabubola lang na pag hindi, ano, hindi pwede yun. Yung mga strategic ek-ek mo na no. Ganun, di ba? May mga, yung iba nga nagkakamali kay Presidente. Okay. I know him eh. Akala nila pwede nilang bola. Hindi. Si Presidente BBM. BBM? Abang klase. Kunyari lang, nakangiti-ngiti sa iyan, pero alam niya. Alam niya mga sinasabi mo. At pwede kanyang ano yun. At may mga statements ka na hindi pwede banggitin sa kanya. Okay. Yung mga, mayroon akong kaibigan dati, nakasama rin namin sa, ano, sa kasi matagal kami nung kasama naman ni Presidente. Yung mga statement na, Sir, dapat? Nako. Yun, dapat? Ah, word, okay, okay. That word, then never, huwag mong sasabihin yun. Dapat, nako, hindi. Okay. May pangungunahan mo, hindi pwede yun. Okay, okay. So ano magandang best approach kay BBM? Strategic ka na kagad na. Strategic ito, ka na. Ito na. Sir, ito yung ano. Ito ang nangyayari ito dito. Nangyayari. Ito yung impact niyan. Baka sakaling pwede natin pag-isipan itong ganito. Hindi yun dapat. Hindi. Okay. Hindi dapat mo ako, hindi pwede yun. Baka kala mo, hindi ko alam yan. Yung parang okay. Ganon. Kasi pag sinasabi mo dapat, parang, bakit, ano ba? Wala na ba akong choice? Parang ganon eh. Di ba? Right, right. You have to give him choices. Okay. Mm. May experience ako kay PBBM na, well, alala ko si Conor nandun sa mesa ngayon. He had a lunch with us sa mga media. Media, And napag-uusapan yung mga superficial, yung lumalabas sa dyaryo, release. But then I could see na naiintindihan niya yung pinag-uusapan. Mm. Gusto niyang malaman yung strategic na ano yung key message mo. At saka gusto niya may weather vane. Tawag niya, that's the word he used eh. Gusto ko ng weather vane. Nalalaman ko malayo pa lang ano mangyayari. And then from there, may planado ka. Ayoko ng tsamba, sabi niya. And which to me struck me as is a planner kung tutusin. Ano si strategic? Strategic. Kaya nakikita mo. Pero pang nakangiti pa rin, hindi malakas ang dating. Yan lang. Ante, very ano si Presidente. Ang ano kay Presidente, you have to read him properly. Oh. Kasi ano siya eh, yung kanyang ano is... meron siyang effort na this is where we want to go, ito ang ano natin, this is how I think it should be done, etc. Ganyan. Parang nation building step by step, blocks by blocks. And, pero meron ka ng strategically, alam mo na kung saan mo gustong pumunta. Alam niya. Hindi, kasi, nakita mo kung nagsasalita siya, ito ang kailangan natin sa pagkain, ito ang kailangan natin sa agriculture, ito nakikita ko para sa ating digital economy. It's yes, a lot of all of this thing he knows. Hindi, yun nga. Kung ako sa kanya, sinabi ko yun na gusto ko sa pagkain, gusto ko presyo. Biglang, Padre, hindi ko, sinabi ko yun, hindi ko sinabi sa yung maglagay ka ng mga ano tawag dito, mga weighing scale sa palengke at magchaleko ka at mag-monitor ka ng presyo. Hindi ko sinabi sa iyo yun. Eh, hindi naman niya gaganunin ng kanyang tao. Papabayaan ka niya. He wants to know how you are going to implement what he thinks should be done. Okay. So, papabayaan ka niya. We'll work out niya. And then, saka nang sabi, at saka hindi nang ano yan, hindi yan kagaya ng mga iba. Yung sinasabi ko kanina na si RBO. Na, hindi siya. Right. Very, very ano siya. Right.
Or si JP, palagay ko yun, pagka nakita niya one strike ka pa lang, mukhang ano na eh. Si Presidente. Eh, hindi mo yata naintindihan ang ginagawa mo, bata eh. Gaganon yung kanan niya. Si Presidente. Ang mukhang hindi ganon. Ano siya, very, very... Hindi ko naman sinabi sa'yo yung magbagong slogan ah. Hindi. Si Presidente, ano, babayaan ka niya, mag-workout. Okay. Meron lang siya mga... statements na dapat naririnig mo na kagad, huwag mo na ulitin. Yun. That's the thing. O kaya medyo yung group na ginagamit mo, dali, mahaba. Yung mga sasabihin, sana naman pagdating ng araw, ano na to, katotohan. Parang kumbaga ganon. Meron na tayong nakikitang bigas dito or something. Kaya pag narinig mo na yan, alam na niya. Alam mo na dapat ang ibig sabihin. Napag-usapan na natin to 1 year ago. Ibig mo sabihin, hanggang ngayon, wala pa rin tayong bigas. Ano yan? O kaya, wala pa, hindi pa rin natin na itatayo ito? Ay, nako. Ibig mo sabihin, wala pa tayong mining program? Eh, nandito na yung European Union? Yeah. Mga ganun. O kaya sa climate change. Oh, yeah. Mga ganun. Ano ba? Speaking of, ano, gusto ko lang, well, medyo we're coming to the, well, near the end of our program. Itong dumating sa si Ursula. Ursula. Sa European Union. Meron siyang, magbibigay ang EU, nag-pledge na 60 million euros for Philippine path to green economy. Siyempre, pasok na dito si DNR Secretary Mario Antonio Yulo-Loysaga. Yes. Diba? Yung, nabasa ko eh, isa sa mga paggagamitan nito, malaki-laki yung 60 million euros. To develop an industry-led plastic waste management approach. Inaayudahan ni Secretary Loysaga, yun na nga, yung circular economy policy, tackling plastic waste. Ang circular economy po, basically, model ng production na... yung recycling actually, di ba? In effect, tumagal ang mga paggamit mo sa bagay para inuulit mo lang ang gamit at nami-minimize mo yung waste. Ang ano kasi niyan, yung ano eh, you're talking about sustainability. Right. Yan po ang pinag-uusapan diyan kasi halimbawa, pag nag-ano ka, magandang ano yan eh, topic yan. Yes, gusto nang mangyari ng mga yan, you must kailangan alamin mo. Halimbawa, ito kumuha ka ng isang dakot na lupa para yan ay gagamitin mo para maging gagamitin mo para magtanim ka at lahat. Kailangan yung pagtatanim mo maayos para sa susunod na magagamit mo ulit yung lupa na yan. Right. Hindi yan magiging waste dyan. So, yun ang sinasabi niya na green economy, sustainability, at lahat, circular economy, kasi wala dapat na mga waste. Kasi yun ang pinaka-problema natin ngayon. Dumadami, lalo na yung basura natin sa plastic. Sa plastic. Oo. Ayan nga, di ba, nagalit nga si, sino ba to? Si Congressman. Parang exasperated siya. Talo na kagad tayo, Secretary Yulo-Loysaga. Ganon. Parang which ganyan. Brings me nga, I mean, all of this are, siyempre, nag-glaze over na mata ng mga taga-subaybay natin. Sustainability. Pero ito, idadaling ko lang sa minsan simplehan lang eh. Itong recently lang, may in-honor sa Quezon City, si Nali Ramos Albino. Isang 60-year-old siya na may ari na sari-sari store sa Barangay Kulyat. Siya ay tinuturing na eco-warrior at finiture nga sa BBC Storyworks Commercial Productions. Kasi ang ginawa niya, namamahalan siya na sa gasto sa tubig, gasto sa kuryente, parang sa ating lahat, ganun. Tapos yung pagpatakbo ng kanyang maliit na sari-sari store. Ginawa niya, sumali siya sa Trash to Cashback Initiative. Yung siya na mismo, pinagtatawanan siya ng mga kapitbahay, pinaghihiwalay niya yung mga basura, yung mga plastic, lahat. Yung nilalagay niya sa recycling area. Facility. Tapos, mula doon, kinikita niya kasi nagigain pala ng environmental points yun eh. Yun yung sistema niya. Nabayaran niya ang kanyang mga basic necessities, kuryente, tubig, utility bills. Alam mo ba? Ikot lang, simpleng, Alam mo ba rin, Joel? Matagal na programa na yan.
ang hindi lang gago, hindi lang ito eh much too big daw eh. Hindi lang ito na pagtutuunan ng pansin na regular sustainable basis. Oo. Meron yan yung trash for cash. Trash for cash? Meron bawat barangay dati kasi kasama yan dun sa ano eh segregation. Oo. Ng mga waste. Ang sinasabi ng nitong programa na ito. Mm-hmm. Meron designated na area right sa isang barangay. Oo. Na kung saan ay pwede mong yung isang basura ay pwede mo ipagpalit sa either item o kaya pera. Pera. Halimbawa, ito, newspaper. Newspaper. Ito, ano to? Pwede kang pumunta sa isang ano at sabi mo, ito, meron ho akong ganitong nakuhang mga newspaper, pwede ko bang ipag-ano dito? Pagpalit na lang. O sige, bibiling ko yung newspaper mo. Ito, itong pera. O kaya itong item, sardinas or whatever. Hmm. Ito, yung pet bottles. Pet bottles. Ito, mga ganito. Magkano ka? Meron din yan. May bawat isampung pet bottle, halimbawa, sa pwedeng 10 piso. Yan, yung ganong klase. So, yan ang sinasabi natin, trust for cash. Oo. Ngayon, itong European Union, and they have a new technology, ang kanilang pinagsasabi ngayon, pagbawal na natin yung mga landfill. Mm-hmm. Yung mga landfill. Kasi sama-sama yung basura doon. Kung ano-anong klase ng basura, hindi naman nasi-segregate yan at lahat. Ipagbawal na yan, ilagay natin sa isang facility kasi meron silang bagong technology na yun mismo, dun mismo sa facility na yun, dun mismo magse-segregate. Oo. At meron silang technology mm-hmm. na nakakapag-segregate nun. Mm-hmm. And then lahat yan, ang sinasabi nila, conclave. Mm-hmm. Technology. Ibig sabihin yan, yung napaka-init na steam, yun ang mag-ano doon na energy. Kayang-kaya nilang mm-hmm. ano, kayang-kaya nilang ano yun, wasakin yun, maski na ganito. Mm-hmm. Pero napaghihiwalay na muna nila yan. Para nagiging cash. Mm-hmm. Itong mga ito, halimbawa, itong telepono, maraming ano to, components si dyan. Kompleto to. Mm-hmm. Maraming kompleto. So, nagaganon na nila yan. Tapos, i-steam nila yan para ano to, magiging tubig na to mm-hmm. pagdating ng araw because of that technology. Mm-hmm. Yan ang inaano ngayon ng Ursula. Ng EU. Mm-hmm. Yan ang kanila. Na magtayo, na ipagbawal na yung landfill kasi yung landfill, nag-leachate pa yan. Maano pa yung tubig. Nag-leachate yan at naapektuhan yung ating water supply. So, lason pa. Sabi niya, hindi, wag na yan. Ito na, may technology kami. Diyan natin umpisaan. Ang isang program, nasa akin yung papel nito eh. Nung isa. Nang isang company, RCR ang tawag nila. It's one of the... maganda yan, no? Maganda yun yan. You don't have to, you don't have to do anything anymore. Just bring the waste to that particular facility, we will take care of it. Ang akin lang naman, sana yung ating pamahalaan, starting with the DNR at ang mga LGU natin, magkaroon ng programa para ma-motivate kaming maturuan kami, mga mamamayan, mga ordinaryong mamamayan, mga taga-subaybay, na sige, hiwalay na natin to, magkaroon tayo ng hiwalay na lugar sa sa bahay, then pagdating doon sa LGU, meron din sila sa barangay, may hiwalayan din sila, para hindi naman, kumikita lang dito yung mga dump truck at saka si LGU yung pagkuha ng basura halo-halo at lahat yung nga nagkakatalo yung tungkol dyan sa ganyan kasi nagkakaroon ng pera doon sa pagkuha ng basura kaya hindi mapitawan yung business sa model na yun yan ang business model yan lang at yun nga umabot na tayo sa kahulihan ng ating pamahalaan ng ating programa. Naisip ko yung pamahalaan ating programa. Maraming salamat at sinubaybayan niyo ang karambola sa DWIC. Ito pa si Joel Aksamana at si Kong Jonathan De La Cruz. Susunod sa programa ang Ronda Pilipinas kasama si Ginoong Dennis Antenor Jr. Yes! See you tomorrow! Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.